itong nalalabing mga ilang minuto natin, yes, ay ilalaan po namin sa aming editorial rejoinder. Mm-hmm. Yes. Para po sa ating kaganapan dyan sa House of Representatives. Una, ang pagtatanong sa bahagi ng media kung papaano po ginagastos, ginagamit ang pondo ng isang opisina o ng mga opisyal ng gobyerno ay karapatan ng mamamayan at tungkulin ng mga nasa media kagaya po namin. Why are you saying that, Eric? What happened? Sapagkat, nagkaroon po ng privileged speech itong congressman from Quezon Province, mm-hmm, na nagngangalang si David Suarez or Danilo. JJ. Danilo Suarez. Basta JJ si Suarez. JJ, okay. Yeah. Oo, anak yata ito, mm-hmm, ni congressman or ni Governor Suarez. Mga kababayan, sinasabi niya na tayo daw ay nang aakusa sa SMNI doon sa 1.8 billion na ginastos, mm-hmm, ng opisina ni Speaker Martin Romualdez for travel expenses sa konteksto na ito ay naging isang reference discussion with Secretary Greco Belica, yeah, on the 1.1 billion gastos na inilahad dito tungkol naman kay Secretary Loizaga ng DNR. Una sa lahat po, nagtatanong kami, Congressman Suarez. Nagtatanong po ang bayan, Mr. Speaker. At marapat lamang po na kayo'y tanungin, mm-hmm, sapagkat kayo'y public official. Tungkulin niya, mm-hmm, ng mamamayan, tungkulin niya ng media. Mm-hmm. Walang malisya po doon. O bakit ngayon nagkaroon kayo ng resolusyon na bigla niyong paiimbestigahan ang franchise ng SMNI on the ground na kami ay nangiintriga at nagpapakalat ng fake news na parabagang kasalanan ang pagtatanong kung totoo o hindi ang natanggap naming impormasyon na may 1.8 billion na gastos? Nagtatanong tayo. Kung hindi ito totoo, marapat lamang nasagutin at ipaliwanag ito ni Speaker Martin Romualdez, mm-hmm, sapagkat tungkulin at obligasyon niya yan sa mga mamamayan. The last time that we know, Congressman Suarez, the last time that we know here, Speaker Martin Romualdez, wala na po tayo sa diktadura. Mm-hmm. Hindi po dictatorship ang forma ng gobyerno. And you do not own the government. Neither do you own the House of Representatives. Though you are the Speaker, you are only part of the House of the Representatives. Ang Kongreso ay representasyon ng mamamayang Pilipino. Yes. Kailan naging krimen at kailan naging mali ang pagtatanong sa kundukta sa mga pundo at paggamit ng pundo ng mga public officials kagaya ni Speaker Martin Romualdez? At bakit pupunta sa franchise ng SMNI? Did you ask yourselves, hindi ba ito lantarang paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno, yes, which ipinahiram lang sa inyo ng mamamayan, for an implementation of censorship? Yes. Pagsupil yan. Pagsupil sa karapatan sa malayang pamamahayag na ginagarantihan ng konstitusyon. At ito ay mandato na ibinigay sa inyo ng mamamayan na narespetuhin nyo ang mga nakasaad sa saligang batas. The expression, the freedom of expression, the freedom of the press. Pangalawa, kailan po hindi pwedeng magtanong ang mamamayan at ang media tungkol sa mga public funds na ito? Natanong nyo rin ba ang sarili nyo? Bakit wala kayong pagtatanong o pagpapaimbestiga sa Rappler, sa Inquirer, sa PhilStar, sa mga media na ang inilalabas nila ay mga pahayag ng Communist Party of the Philippines, ng NPA, ng NDF, na ang layunin ay pakalat ang propaganda against the government, and yet hindi nyo kuno-question ang mga franchise nila o ang mga permit nila to operate. Kami na lumalaban sa CPP, NPA, NDF, at lumalaban sa korupsyon, at lumalaban sa maling pamamahala para maging matino at maayos ang gobyerno, bakit nyo ko-questionin ang aming franchise? Bakit nyo ko-questionin ang pagtatanong namin? Yeah. Uulitin namin po, hindi po mali na magtanong kami kung mayroon ba totoo na impormasyon ng kagastusan na umabot ng 1.8 billion, mm-hmm, sa mga travel sa Speaker of the House. Kung hindi ito totoo na itinanong ng mamamayan through Laban Kasamang Bayan, edi ipaliwanag ninyo. Yes. Hindi nagamitin nyo ang inyong kapangyarihan na ipinahiram lang ng mamamayan para ipitin ang SMNI. Mm-hmm. Pagbubusal ba ito? Mag-isip-isip nga kayo, President Bongbong Marcos Jr., hindi pa presidente itong pinsan mong si Martin Romualdez, mm-hmm, at ang mga kasabwat niya ay parang pagmamay-ari nila ang buong gobyerno. Mm-hmm. You as the president
does not exercise this kind of abuse of power, samantalang itong si Martin Romualdez ay lantaran kung mag-abuso ng kapangyarihan at gagamitin niya ang kanyang posisyon para iipitin niya ang mga tao, ang individual, ang organisasyon at mga media entity na hindi sumasang-ayon sa gusto nilang linya ng pagbubusal at inilalantad ang kanilang pakikipaglaro sa CPP, NPA, NDF. Yun po ang dahilan kung bakit pinapatawag nila ang SMNI bukas November 30. And people are clamoring here. Dapat ipatigil ito at dapat hindi ito hahayaan sapagkat this is sending a wrong signal na kapag nagkomentaryo ka sa isang miyembro ng Kongreso, kagaya ni Speaker Martin Romualdez na napakapudiruso, pwede pa lang pati ang freedom of expression at ang the right to exercise free press na ginagarantihan ng saligang batas ay aapakan nila sa pamamagitan ng disguise ng committee hearing. Committee hearing for what? Ang kaso ng ABS-CBN ay paglabag sa mga kaso tungkol sa hindi pagbayad ng tamang buwis at mga pandaraya sa kanilang income pati na sa pagpasok ng foreign investment na inilaraan, ipinapakilos nila ng patalikod sa batas natin. At ginamit sila ng isang political group para atakihin ang gobyerno. Kami, hindi kami umataki sa gobyerno. Yes. Umaalalay kami at ang nilalabanan namin dito, ang totoong kalaban ng bayan at kalaban ng gobyerno. Ang CPP, NPA, NDF, magkaiba ang sirkumstansya namin. O bakit nyo kami iipitin? Sapagkat ibinubulgar namin na dapat hindi matuloy at magpapatuloy ang sabwatan ninyo, Speaker Martin Romualdez, sa CPP, NPA, NDF na napakadelikado sa interes ng mamamayan at sa interes ng kapayapaan at ng ating bansa. Nagagalit ka na isinisiwalat ito? Yun pong tanong ng mamamayan, bakit namin ito tinalakay? Ma'am Lorraine, Miss Ina. You know, I was 10 years old when martial law was declared, no? So, I think I speak for a lot of Filipinos na malalim ang sugat sa national psyche ng nangyaring martial law, no? And yung naalala ko noon, yung pagsupil sa press. Mm. So now, nang lalamig ang dugo ko ngayon, totoo ba ito na magkakaroon na naman ng Marcos dictatorship? Ito ba yung nangyayari sa ating bansa? Ito ba yung magiging hallmark nitong administrasyon na ito? Kasi nakita naman natin, napakatahimik ng media ngayon. There are no dissenters right now in a vibrant democracy. Dissenters are so important, no? Nakita niyo naman, napaka intolerant nila sa konting tanong, no? And that's very dangerous if you cannot even ask, no? And when they ask, they weaponize their institutions, they use their power to scare us, no? Into submission. So this is what scares me about what's happening about our country right now. And I keep asking myself, what is happening to our country? No, because a few years ago, maybe just over a year ago, we were the freest free press in the world. And now you're scaring us with something like this for asking a very legitimate question. Na kaya namang ipaliwanag. Buksan ang libro at ipakita sa publiko ang gastos kung hindi totoo o hindi. Okay. Sa House Secretary General Velasco, nagtatanong po kami. Yes. Because pinasok po yan ang impormasyon sa amin. And the information came from the House of Representatives, employees. Ang sabi dito sa amin, Ka Eric, pakitanong nyo sa Laban Kasama ang Bayan if this is true na mayroong 1.8 billion expenses for travel si Speaker Martin Romualdez. Ano po ang mali doon? Yeah. Bakit nyo bubusalan ang pagtatanong na ito? At kung transparent kayo at accountable, bakit hindi nyo sinasagot ng tama ang panawagan ni Pangulong Duterte at ng mamamayan na buksan ang inyong libro? Magpa-audit kayo sapagkat nababahala kami that there are three active operatives of the CPP, NPA, NDF na nagwawaldas ng pundo na humigit kumulang 100 million every year para sa tatlo sa kanila na yan, buo na or mahigit pa. So balit walang investigasyon kung saan ito napupunta sapagkat kami na mismo nagsasabi, ito sila ay dugtungan ng suportang pinansyal sa terorismo na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. And yet, nandyan sila sa loob ng Kongreso. Yun po ang dahilan kung bakit tinatanong ang libro at ang mga accounts kung saan napupunta at baka nakalimutan po ninyo.
Speaker Martin Romualdez, Congressman Suarez, kayo po ay public officials. You are always subject to public scrutiny and public criticism. And you should explain your side to the people in the free market of ideas because you chose to become public officials. And under the law, sa konstitusyon, all public officials must be accountable to the people at all times. Kami po ay dugtungan at daluyan lamang ng pagtatanong. Pwede ba? So kung kami tinatakot nyo at bubusalan nyo sa mga paimbestigasyon dyan sa House Committee, ay nagkakamali po kayo. Mm-hmm. All this, all that we see now, no, in mainstream media, they're so quiet. Diba? They're so quiet. And what do we hear? We hear whispers of corruption. Mm-hmm. No, and we have to bring that out and we have to ask all these hard questions. Why? Now, why? You should not take offense, Congressman Suarez. You shouldn't, no one should take any offense in this because magkaisa tayo dito eh. You love your country. We love our country. We all stand on our shared ground of love for country. Pero meron tatlo dyan, hindi. Hindi ganyan ang tinatayuan nila. So anyway, let me just repeat it, no? This is the job of media practitioners. We ask the hard questions. Yes. And it comes from our love for country. Yes. Okay, so. No intent of malice there. Yeah. Kung may nagtanong, may dapat sumagot at obligasyon nyo pong ipaliwanag yan. Eh bakit kayo magpapatawag ng Congressional Committee Investigation? For what? Para iharas kami, takutin, pigain, busalan? Have anything to account for to our people and that's just too much. Parang, don't ask me, di ba? No. We should, you have to have public servants who are humble and who know that they owe the public that they serve. Correct. An explanation, a very clear explanation and will not take offense, will not use their power to silence us from asking legitimate questions. At hindi natin papayagan na papalitan ang pangalan ng House of Representatives bilang House of King Martin Romualdez.